Debut game ng Barangay Ginebra mga bro kontra sa wala pang panalo na rain or shine at Scottie Thompson good news. Yan mga bro, pagkatapos mong ilike ang ating video, mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa ating channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga sports balita. So finally mga bro, nakapag-debut na rin itong Barangay Ginebra ngayong conference kontra sa winless na rain or shine ilas to Pinters. So opening quarter mga bro, magkasama nga agad sa starting 5 itong doon ng Barangay Ginebra na sina Jeremiah Gray at Jimmy Malunso. Unang bato sa trace, Jeremiah Gray, pasok agad yan mga bro. Scottie Thompson na welcome agad ni Bo Belga, pero Barangay Ginebra lamang na nga ng double digit sa 6 minutes mark. Rain or shine, lumalaban pa rin at sinusubukang ibaba ang lamang. Patapos na lang ang first quarter, sapol pa sa mukha itong si Sistan matapos hampasin ni Santi Santillan, kaya tinawagan ito ng flagrant foul, penalty 1. End of first quarter, 28-21. Second quarter mga bro, nakapukol nga agad sa tres ang bagong pasok na si James Yap. Nag-slowdown nga ang opinsa ng Barangay Ginebra sa quarter na to mga bro. Maganda nga ang naging depensa ng Rose dito. To the rescue nga itong si James Yap para ibaba ang lamang ng Barangay Ginebra. Pero Justin Brownlee binubuhat nga ang opinsa ng Barangay Ginebra. End of second quarter, 50-45. Third quarter mga bro, Michael Qualls dinakdakan harap-harapan si Jimmy Malunso. Napaka-energetic nga ng rain or shine dito, 8 minutes mark pa lang. Nakuha na nga ng Ross ang kalamangan, kaya napa-time out ng maaga itong si Coach Tim Cone. Na-outscored talaga ng Ross ang Barangay Ginebra. Nagwawala na nga itong Ross at biglang ganda nga ang kanilang dipinsa. Pero under a minute, 8 straight points nga para sa Barangay Ginebra. End of third quarter, 80-81. Fourth and final quarter mga bro, balik na nga sa Barangay Ginebra ang lamang. Mataas nga ang comeback potential ng Ginebra, kaya di pwedeng mag-relax itong Ross. Sa kabilang banda naman mga bro, Scottie Thompson good news. Ito nga si Scottie Thompson ang isa sa mga inaabangan ngayong conference dahil mahigpit nga ang labanan nila ni Junmar Fajardo sa season MVP race. Kapag patuloy na maganda ang magiging performance nitong si Scottie Thompson mga bro, siguradong aangat pa ang kanyang statistical points. Alam naman natin na napakalaki na talaga ng improvement itong si Scottie Thompson. Kung dati bibihira lang natin ito makitang mag double figure sa scoring, ngayon ay madalas na itong nakaka 10 points pataas. Isa pa sa mga nag-improve kay Scottie Thompson mga bro ay ang kanyang 3-point shooting. Halos hindi nga ito tumitira sa 3 points dati, pero ngayon nga ay binibigyan na ito ng lisensyang tumira. Pero kapansin-pansin pa rin mga bro na nakapokus pa rin sa rebounding at ball movement itong si Scottie Thompson dahil ito talaga ang kanyang natural na laro. Nakadagdag lang sa kanyang skill itong kanyang mga improvements, kaya mahirap na din talagang bantayan itong si Scottie Thompson dahil sa dami na nitong kayang gawin sa loob. Kayo mga bro, anong masasabi nyo tungkol dito?